Kung mapapansin nyo ang larawang ito ay may dalawang dambuhalang yelo na pantay na pantay ang pagkakahiwa nito. Para bang sinadya ito, natagpuan ito at nakita mismo ng NASA. At alam nyo ba, matatagpuan ito sa Antarctica. Alam naman natin kapag natipak ang malalaking yelo doon ay hindi ganito kadiretsyong-diretsyo. Subalit bakit ito diretsyong-diretsyo? Sino ang may gawa nito? Samantalang wala naman mga tao doon. Kung meron man mga tao doon ay yun yung mga scientist o mga eksperto na nagmamasid sa lugar na iyon. Sino ang may kagagawan? Nakakaibang kwento na ito. At nakikita nyo ang yelong ito ay diretsyong-diretsyo mismo ang pagkakahiwa niya. Ito mas maganda. Pakinggan nyo kung ano-ano ito. Simulan na natin. Isang litrato ang nakuhanan noong nakaraan na ipinos ng NASA. Nagpapakita ito ng isang parehabang tipak ng yelo na hindi pangkaraniwan. Tila'y dalawang tipak ng yelo na pinagbiyak na pantay, maaaring sinadyang pinutol. Sino ang may gawa nito sa lugar ng walang tao? Sinabi ng mga eksperto na pinaniniwalaan nilang ang yelong bato na ito ay nabuo noong Mayo dulot ng Larsen C, isang malaking kuweba ng mga yelo na nagdulot ng ilang mga glacier sa silangan ng peninsula. Hindi pa sila sigurado kung ito ay magiging sanhi ng pagkasira na titirang bahagi ng kuweba. Ang mga yelong kuweba ay napapanahon na naglalabas ng malalaking tipak ng yelo. Nangyayari ito ng natural, sabi ni Christopher Schumann, isang siyentipiko sa pananaliksik sa Joint Center for Earth Systems Technology ng University of Maryland, Baltimore County sa NASA. Ibig sabihin, nagbabago ang lagay ng kuwebang yelo na inaasahan dahil sa mga pagbabago na nakikita ng mga siyentipiko sa paligid nito. Sabi ng siyentipiko na si Christopher Schumann, ito ay hindi magandang balita para sa Larsen C sa pangkalahatan. Ngunit, maaaring mabuo muli ang yelo mula sa mga glacier sa lupa ng tipak ng yelo. At ito'y nangyari pagkatapos mahati ng tipak ng yelong ito noong 1986. Isa itong malaking problema, sabi ni Schumann. Ang ice front ay sobrang malayo na sa kanluran batay sa mga larawan mula sa satellite. Sabi niya, ang palatandaan na ang gilid ay nasa malayong kanluran na ay hindi magandang hudyat. Maghihiwalay sila Larsen A at Larsen B sa taas ng peninsula. Sinabi ni Twila Moon, isang siyentipiko ng National Snow and Ice Data Center, na hindi nakapagtataka na ang bato-batong yelo ay nahati sa tuwid na linya. Ito ay tugma sa isang yelong natanggal mula sa lumutang na yelo sa rehiyon na iyon. Ang yelo ay isang mineral. Mayroon itong istrukturan tulad ng kristal at nababasag tulad ng isang piraso ng salamin. Kapag ang piraso ng glacier eye ay umabot sa ocean floor, nagdudulot ito ng pagkahati sa iba't ibang paraan na nagiging sanhi ng kakaibang hulma ng mga icebergs. Kapag nahati ang isang icebergs mula sa isang plataforma tulad ng walang friksyon na nagkokontrol kung papaano ito nababasag, ito ang nagdudulot upang mabuo ang malalaking tubular shape na ang mga icebergs. Iba ang hugis mula sa malalaki at tulis na ibang iceberg. Sinabi ni Schumann na ang hugis ay hindi nakapagtataka, bagaman kakaiba na makikita ang matatalim na anggulo nito. Dulot ito ng puwersa ng iceberg na tumatama sa paglutang ng yelo. Kapag ang yelo ay nababasag, karaniwang ito ay nagkakabasag sa direksyon ng puwersa. Bukod pa rito, merong iba pang mga piraso ng yelo sa paligid na hugis parisukat rin. Ito ay bahagi ng siklo ng buhay ng mga ice shelves. Tinutulak nila ito na nagdudulot ng malalaking tipak ng basag na yelo, hugis parisukat. Sabi ng expert, hindi pa namin alam kung ito ay dulot ng climate change. Inaabangan pa natin ang isang malaking pagbabago. Gayunpaman, idinagdag rin ni Schumann na ang ibang mga lugar sa Antarctica ay nagpapakita rin ng mga sign na ang mga ice fronts ay tumatama sa kalupaan at malakas ang puwersa ng pagtama ng mga ito. Yun naman pala mga kamunti kung bakit diretsyong-diretsyo ang pagkakahiwa ng malaking dambuhalang yelong to na matatagpuan sa Antarctica. Subalit,
yun nga ba talaga ang dahilan? Na talagang totoo ba talaga yun ang kanilang nasuri kung bakit diretso-diretso ang pagkakaiwa? Hindi kaya may talagang may ibang nilalang talaga na may umihiwa nun? O talagang totoo ang explanation nila? Dahil maaaring may tinatago lang silang mga sekreto, mga eksperto sa aking batay, sa aking opinion, na hindi na nila sinasabi sa mga tao na sila-sila lang ang nakakaalam. Kasi maraming kababalaghan sa mundong ito na mga nakikita na hindi natin maipaliwanag. Pero sabi ko nga, sa mga talata ng Biblia, napapaliwanag natin sa pamamagitan ng Biblia. O ngayon, alam ko, nag-enjoy kayo, marami naman kayo natutunan, abang-abang lang kayo sa mga bago nating talakayan. O, eto na naman po tayo, nag-iiwan ng kung ikaw ay may karunungan, higit ka pa sa kahit anumang kaalaman. O, hanggang sa susunod, proud Muntinlupa, mga taga Muntinlupa, mahal ko kayong lahat, mag-ingat kayo dyan, buong Pilipinas, hanggang sa susunod, paalam.